Magandang araw mga bata! Ako muli, si Sir J, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ang akin nasa likuran ay ang Las Casas de Acuzar na matatagpuan sa Bataan. Dito preserve ang mga replika ng mahalagang gusali, simbahan at mga lugar na makasaysayan dito sa ating bansa. At tulad ng pag-aaralan natin ngayon, ano-ano kaya makasaysayang pook ang nagpapakilala sa bawat lungsod, bayan o rehiyon? Handa na ba kayong matuto? Teka lang, magbalik-aral muna tayo. Balikan natin, panuto, tukuyin kung ang salita ay nagbabago at nagaganap at nagpapatuloy sa sariling lungsod o rehiyon. Isulat ang tama o mali, sapat lang. Nagbabago o hindi? Number 1, kapaligiran. Tama, ang ating kapaligiran ay nagbabago sa pagdaan ng panahon. Number 2, transportasyon. Tama uli, sa pagdaan ng panahon, ang ating transportasyon ay nagbabago. Number 3, populasyon. Tama, sa pagdaan ng panahon, ang ating populasyon ay palaki ng palaki. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating aralin. Kwento ng mga makasaysayang pook na nagpapakilala sa sariling lungsod, bayan o rehiyon. Nariyan ang Fort Santiago. Ito ay nasa Intramuros, Maynila. Dito ikinulong at pinahirapan ang mga Pilipinong lumaban at naghimagsik laban sa mga Espanyol upang makamit natin ang kalayaan. Dito rin ikinulong si Dr. Jose P. Rizal bago siya binaril sa bagong bayan na ngayon ay Luneta Park o Rizal Park. Ang lugar na ito ay madalas puntahan lalo na ng mga paaralang nagkakaroon ng lakbay-aral. Gayon din ang mga turista. Naging hanap buhay ng mga tao rito ang pagiging kotsero na ang gamit ay mga kalesa na sinasakyan nila sa pamamasyal. Ang mga empleyadong binabayaran rito ang nag-aasikaso sa mga panauhin. Simbahan ng Baklaran. Ito ay tinatawag ding simbahan ng Redemptorista o pambansang dambana ng mahal nating ina na laging sumasaklolo. Matatagpuan ito sa siyudad ng Parañaque. Ito ay dinadayo araw-araw ng mga Kristiyanong deboto lalo na sa araw ng Miyerkules dahil sa mapaghimalang santa ng mahal na Birhen. Sa paligid nito ay makikita ang mga establishmentong nagnenegosyo ng sari-saring mga bagay na mapagkakakitaan ng mga tao. Ito naman ang simbahan ng San Andres o mas kilala bilang St. Andrews. Itinatag ito noong 1580 at itinuturing na pinakamatandang simbahan sa Parañaque. Nasa lugar ito ng Laweta at ang simbahang ito ay katabi ng palengke, kaya pagkatapos ng misa ay dumidiretso ang mga tao sa pamimili ng ulam at iba pang pangangailangan nila. May mga nagbibenta din sa labas ng simbahan ng mga sampagita at iba pang maaaring pagkakitaan. Ito naman ang simbahan ng San Jose o kilala din bilang Bamboo Organ Church. Matatagpuan ito sa lungsod ng Las Piñas. Sa simbahang ito, nakatago ang kakaibang instrumentong yari sa kawayan na dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ito ang naging kampo ng bihag noong unang panahon sa pananakop ng mga Hapones. Yari sa bato at kawayan ang mga ito. Tinagurian ang lugar na ito na natatanging pambansang kultura ng bansa.
Etch a Shrine o People Power Monument. Dito naganap ang unang mapayapang pag-aalsang dinaluhan ng milyong-milyong tao mula sa iba't ibang rehiyon na tinatawag ding EDSA People Power Revolution noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Ito ay naganap sa lungsod ng Quezon, sa Ortigas Avenue. Ito ang nagbigay daan upang mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand T. Marcos at magwakas ang kanyang 21 taon na panunungkulan bilang Pangulo. Monumento ni Bonifacio. Naganap dito ang unang sigaw na sumisimbolo sa pagtatagpo ng mga katipunero upang ipahayag ang himagsikan laban sa Espanya. Ito ay noong Agosto 3, 1896. Itinatag ito noong 1933 at makikita ito sa Caloocan. Rizal Park Oloneta. Dito naganap ang pagbitay sa tatlong paring martir na sina Padre Jose Burgos, Mariano Gomez, at Jacinto Zamora o kilala bilang Gumburza noong February 17, 1872. Ito din ang lugar kung saan binaril si Dr. Jose P. Rizal noong December 30, 1896. Sa kasalukuyan, ito ay pinagdadausan ng malalaking rally at iba pang mahalagang pagtitipon tulad ng Million People's March to Luneta, isang protesta sa mga anomalya ng paggamit ng pork barrel ng mga kongresista at senador, mga makasaysayang pagtitipong panrelihiyon at panunumpa ng bagong halal na pangulo ng bansa. Maraming mga vendor ang nagtitinda ng pagkain, pamatid uhaw na palamig at mga souvenir items sa paligid ng lugar na ito. May mga hotel din at restaurant na malapit sa tinutuluyan ng mga turistang dumadayo dito sa bansa. O mga bata, nabusog ba ang inyong mata at kaisipan? Ngayon naman ay tignan natin kung hanggang saan ang inyong natutunan. Sagutan natin ito. Sagutan natin. Panuto. Tukuyin ang larawan, piliin ang tamang letra sa loob ng kahon. Number 1. Tinatawag din itong Simbahan ng Redemptorista at pinaniniwalaang mapaghimala sa araw ng Miyerkules ang Mahal na Birhen. Ito ay matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Dito ikinulong si Dr. Jose P. Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Number 3. Dito naganap ang pagbitay sa tatlong paring martir at pagbaril kay Dr. Jose P. Rizal noong December 30, 1896. Ngayon naman ay tignan natin kung ilan ang tamang sagot ang inyong nakuha. Mahusay mga bata! Sagutan natin. Panuto. Tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ang simbahan ng San Jose ay tinatawag ding Banana Church. Ang Baclaran Church ay tinatawag ding Simbahan ng Redemptorista. Number 3. Ang Fort Santiago ay matatagpuan sa Maynila. Ang Luneta Park ay kilala ding Gumburza Park. Number 5. Sa Etcha Shrine naganap ang People Power Revolution. Ngayon naman ay tignan natin kung ilan ang nakuha niyong tamang sagot mga bata. Mahusay! Galingan pa natin sa susunod! Para sa inyong takdang aralin, gumuhit o ilarawan ang iyong simbahan na puntahan.
Isang araw na naman ang lumipas, mga bata. Malapit na ang bakasyon, pero ugaliin pa rin natin ang magbasa at aralin natin ang ating mga aralin. So paano? Hanggang dito na lang. Paalam!